Don't take a bottle. In this video, i-picture ko sa inyo on how to test the water level of our auxiliary boiler. So, ang boiler na ikin natin is Saacke. So, most of the boiler na na-experience nyo, yung testing ng water level niya is nandito sa level gauge, sa side glass dito, di ba? So, bubuksan mo lang yan, i-drain mo, okay na. Pero sa Saacke, kakaiba siya. Wala siya dito sa side glass, sa water level gauge siya dito, no? So, matitingnan nyo, wala dyan yung kanyang water level switch, no? Wala dyan. So, ito yung sensor niya sa water level. So, ang ginagawa kalimitan ng mga crew dyan, tinatanggal nila yung wire, which is not as per maker's recommendation, no? So, ang kalimitan, tinatanggal nila yung wire dyan, tinatanggal pa nila. Pagtanggal mo, magkaroon ng alarma, no? So, ang nangyayari, sa kadalasan, nasisira yung sensor, no? Yung connections. So, that is a wrong idea kung paano mag-testing ng water level ng boiler. So, most of the boiler nga na-experience ko, yung Osaka or yung mga volcano, yung mga Japanese boiler, no? Nandito lang sa water level gauge. So, itong Saacke or German maker ito, wala dito sa level gauge, no? So, pupunta natin nandoon sa panel board kung paano mag-testing ng kanyang water level. So, sa Saacke, nandito yung test ng kanyang water level, no? Yan, no? Sige, dalawa. Yan. O, dito sa loob ng panel board yung ano mag-test ng water level low alarm, no? Nandito yan, no? So, ilagay mo lang yan sa ilalim. After 2 minutes, aalarma yan ng low water level, no? So, titingnan natin kung mag-alarma siya. So, ito yung maker natin sa akin dweller, no? Sa akin. So, German maker. O, ayan, kabaro. Yun, may alarma siya. O, ayan. Yun. Alarma, no? Yan, titingnan natin dito. Low water level, no? Yan. Tapos, yung boiler natin, kumara din. Yan. O, kumara yung boiler. So, okay siya. So, yun lang pag nag-testing ng Saacke boiler water level. Low water level alarm. Yan. O, yun, no?